Tugon sa Dalangin, ang kwento ni Isaac at Rebecca. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ni Yahweh. Si Isaac naman ay nasa wastong edad na upang mag-asawa, kaya't nagdesisyon si Abraham na hanapan ng asawa si Isaac. Sinabi ni Abraham sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala. Maghanap ka ng babaeng mapapangasawa ng aking anak na si Isaac. Sumumpa ka sa akin sa pangalan ni Yahweh na hindi ka rito sa Kanaan pipili. Pumunta ka sa bayan ng Haran at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang papuntahin doon? Aba, huwag mong pamantahin doon si Isaac. Gagabayan ka ng Diyos sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papuntahin doon ang anak ko. Kaya't nangako ang alipin kay Abraham na siya ay susunod. Naghanda ang alipin ng 10 kamelyo ng kanyang Panginoon. Matapos kargahan ng maraming panregalo, naglakbay siya patungong Mesopotamia sa lungsod na tinitirhan ni Nahor. Pagsapit sa labas ng lungsod, huminto siya at ang mga kamelyo sa tabi ng balon ng tubig na naroon. Sa gayong oras, tuwing magdarapit hapon, dumarating ang mga babae para umigib. Siya'y nanalangin ng ganito. Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ako po'y makikiinom sa isa sa mga kanila. Kapag sinabi niyang uminom ka at painumin ko rin ang iyong mga kamelyo, iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong aliping si Isaac. Sa gayon, malalaman kong tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoon. Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebecca na may dalang banga ng tubig. Siya ay anak ni Bethuel at apo ni Milka, na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Siya'y dalaga pa at napakaganda. Lumusong siya sa kinaroroonan ng balon. Pinuno ang kanyang banga at umahon. Sumalubong agad ang alipin at sinabi, "Maari bang makiinom?" "Aba, opo. Heto, uminom po kayo. Paiinumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo hanggang gusto nila." Tahimik na pinagmamasdan ng alipin ang dalaga at sinabi sa sarili, "Dinilig ng Panginoon ang aking panalangin. Ang babaeng ito ang nakalaan para kay Isaac." Masaya ang alipin sapagkat natagpuan na niya ang mapapangasawa ni Isaac. Rebecca ang ngalan ng babae. Matapos makainom ang mga kamelyo, inilabas ng alipin ang dala niyang mamahaling singsing at 2 pulseras na pawang lantay na ginto at ibinigay sa dalaga. Pagkatapos ito'y tinanong niya, "Sino bang iyong mga magulang? Maari ba kaming makituloy sa inyo ngayong gabi?" "Ako po anak ni Bethuel, na anak ni Nahor at Milka. Maluwag po sa amin at maraming pagkain." Sumama nga ang alipin sa tahanan nila Rebecca upang makilala ang ama nito. Masayang tinanggap ng ama at ina ni Rebecca ang panauhing alipin ni Abraham. Sinabi ng alipin ang kanyang pakay kung bakit siya naroon. "Ako po'y alipin ni Abraham. Ang Panginoon ko po'y may anak na lalaki. Siya po ay si Isaac. Naparito po ako upang humanap ng mapapangasawa niya. Pagdating ko po sa may balon kanina, ako'y nanalangin ng ganito. Yahweh, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ako po'y makikiinom sa isa sa mga kanila. Kapag sinabi niyang uminom ka at painumin ko rin ang iyong mga kamelyo, iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong aliping si Isaac." Hindi pa natatapos ang aking panalangin, dumating nga si Rebecca na pasan ng isang banga. Lumusong siya sa bukal at sumalok ng tubig. Nakiusap po ako sa kanyang ako'y painumin, at hindi lamang ako ang pinainom, pati po ang aking mga kamelyo. At dito ko nga natagpuan ang dalagang dapat mapangasawa ni Isaac. Kaya hinihiling kong sabihin nyo sa akin kung sang-ayon kayo sa hangad ng aking Panginoon. Kung hindi naman, sabihin din ninyo at nung
malaman ko naman kung ano ang aking gagawin. Dahil ang bagay na ito ay mula kay Yahweh, wala na kaming masasabing anuman. Isama mo si Rebecca pag-uwi mo upang mapangasawa ng anak ng iyong Panginoon. Ayon sa sinabi ni Yahweh. Natanggap ng alipin ang pagsang-ayon ng ama ni Rebecca. Sinabi rin ni Rebecca na gusto niyang sumama rito. Nang kinaumagahan ding iyon, umalis na ang alipin at si Rebecca at pupunta sa tahanan ni Abraham. Nangyaring naparoon din si Isaac at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac kaya't nagtanong siya sa alipin. Sino po ang lalaking iyan na papalapit sa atin? Siya po ang aking Panginoon. Isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga ginawa niya. Pagkatapos, inanyayahan ni Isaac si Rebecca sa kanilang tahanan. Minahal ni Isaac si Rebecca at sila'y ikinasal. Nabuhay sila ng masagana at masaya sa piling ng isa't isa. Sa paghahanap ng alipin ng babaeng mapapangasawa ni Isaac, hindi niya nakalimutang tumawag at lumapit sa Diyos. Ipinag-pray niya na maging matagumpay nawa siya at matagpuan niya ang babaeng nararapat para kay Isaac at dininig nga ng Diyos ang kanyang kahilingan. Hindi pa siya tapos manalangin ay pinagkaloob na ng Diyos ang kanyang tugon. Nasumpungan ng alipin ang babaeng mapapangasawa ni Isaac sa tulong ng Diyos. Tayo rin naman mga bata, naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya't kapag nakakaranas tayo ng problema o may nais tayong ipanalangin, lumapit at tumawag tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay laging handang makinig sa atin. Ayon nga sa kanyang salita, sa Salmo chapter 4 verse 3b, didinggin tayo ng Diyos kapag tumawag tayo sa Kanya.